Alas 9 pa ng umaga nang simula maghanap ang mga pulis. Pero tanging ulo na inalisan ng mga balat at torso pa lang ng biktimang si Rowena Kuo ang nakikita. Hindi pa rin tiyak ang ginamit na murder weapon, bagamat may na-recover ng mga kitchen knife at gunting. Under investigation ang asawa ng biktima na si Kuo Yan Chang o Tony Kuo, isang Taiwanese. Una-una, titingnan natin yung mental ng suspect natin. Baka sabihin natin, baka may problema. Same time, baka meron din tong history na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. O problema na pwede makapekto na isa sa mga factor para gawin niya isang ganung kriminal. Did you kill my sister? Nakapo siya, das tumingin siya sa akin ng eye to eye. And sinabi niya na pinatayaan niya yung kapatid ko. Suspecha ng anak ng biktima sa unang asawa. Nais nang makipaghiwalay ng kanyang ina sa seloso umanong amain. Tinitulak niya po siya, tapos binubuhusan po ng tubig. Tapos dati po kasi, pag lumayas ako, kasi sinasaktan din ako. So pag nagkikita kami ng mama ko, nakikita ko yung pasa niya. Tumanggi namang humarap sa kamera ang nakakulong ng suspect na isang dermatologist at 18 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Na-inform natin yung embassy. Same time, meron tayong agency sa PNP, yung Interpol, para ma-background check nila sa concern na bansa kung ano bang pagkatao na itong mga gantong suspect natin. Posible na meron silang record doon na binatin, may ginawa rin krimen sa bansa nila kaya sila nandito sa Pilipinas. Ako si Oscar Oidang, inyong saksi!